Ano mga master? Nag-decide yung may-ari, yung chiller niya, ito. Yung kahapon na chinik ko, sandali. Eh, pag-uslis na. Nag-decide yung may-ari, yung itong chiller to. Chiller lang yung sa kapuloy? Oh, yung tinanggal namin yung kompreso. Chinik namin ito kahapon. Pero hindi gumagana dahil stock up, high ampere na po. Hindi na po talaga siya pwede. So, nag-decide si customer, oh, na papalitan na lang ng compressor dahil sayang, mayroon namang, you know, dahil leaking na nga yun, binigay na sa akin ng may-ari yung unit na yun. So, okay pa yung compressor na yun. Yun ang gagawin, ang gagamitin namin dahil mas maganda pa nga yung unit na yun, maganda pa yung body niya, pero may leaking na rin sa loob ng evaporator. Kung naalala nyo yun, idadrop ko na lang sa link, ay sa description yung link, yung tiningnan ko yun na may leaking yung evaporator. At saka itong ginawa ko, yung pag-check ko noong kahapon, idadrop ko rin yung link para masundan nyo. Actually, sira po yung compressor na to, so hindi ko na lang ipapakita. Titingnan nyo na lang sa part 1, sa description, idadrop ko na lang yung link. Papalitan na lang namin agad yung compressor. So, sira po kasi yung evaporator, no? Ang daming leaking. Kung nasundan nyo yung mga video ko, tatanggalin na lang namin yung compressor, ipapalit namin dito. So, ito po yun. Tinanggal ko na ito kahapon. No? Kung nasundan nyo yung video ko, yan, tinakpan ko na. Wala na po ito. Sira na po. High ampere na. Yun ang gagamitin namin sa standby, mga master. Tatanggalin muna namin yung mga compressor. Ayan mga master. Tatanggalin na yan ni Master Dins. So, ito po yung ginawa ko ng video nung kahapon. Yung na-repair na din yung evaporator. Mas maganda na rin yung evaporator nito dahil copper na po yan. Kaysa ito kasi malaki pa yung trabaho niyan. Kaysa yun na lang, so nag-decision siya na papalitan na lang ng compressor dahil sayang, binigay na sa akin dito ni customer. So ipapalit na lang namin. Ito, tinanggal na ni Master Dins. So yan yung ipapalit natin dito. Dito mga master. Papalit natin yan. So sandali lang, standby lang muna tayo. So ang gagawin natin ngayon ni paano magpalit, mag-process ng unit, pero ikakabit muna namin ito, pero baka mapaluwing days ko na lang siguro kung hindi na kaya ng freon o refrigerant ko, kasi marami kaming ginawa kahapon, kanina mayroon din kaming inayos. Pero titingnan natin kung makaya ng freon ko. Yan ang master din. So sundan nyo na lang sa description, idadrop ko na lang yung link nung chinik ko itong unit nito, pati yung isa, yung tinanggalan ng compressor na chinik ko na ang daming leaking doon sa evaporator. So standby na lang tayo mga master, papalit natin itong compressor. Yan mga master, tinanggal na ni Master Dins. Yan. Ah, iso. Papalit natin yan dito mga master. Yan. Itong compressor na ito, good pa po talaga ito. Ang problema lang, yung evaporator nito ay wala na. Sira na po. Tatanggalin lang muna ito natin itong mga master. Madali lang naman itong ikabit at pagtanggal, madali lang dahil hindi naman siya bolt type, clip type lang po yan. So madali lang natin tanggalin. So tingnan nyo anong pagkakaiba nito, medyo bago pa talaga ito. Kaso lang yung evaporator nung ipapalit natin na compressor ay leaking na po yung evaporator. So idadrop po na lang din sa description yung link,
yung nagli-leak ng evaporator nito, pati yung part 1 nito, yung nag-trouble tayo na defective yung compressor. So idadrop ko na lang yun, mga master. So yan, ikabit na natin, mga master. So ilalagay lang muna natin yung clip nito, saka natin hihinahin. Uunahin natin itong sa may condenser side, mga master, ha. Pag kayo po ay magpapalit ng compressor, kailangan uunahin nyo po yung high side, mga master. Medyo mataas, kaya okay lang yan, mga master, dahil pag magputol kasi tayo, dapat may allowance siya para pwede na nating i-cut kung sobra. So ito, nakita nyo, sobra, di ba? So puputulin na lang natin yan. So may access valve na siya, tatanggalin lang muna natin yung adapter niyan o yung pin. Tatanggalin natin para hindi masunog. Ang unang gagawin natin talaga, mga master, ha, unahin natin yung high side. Maliit yung tube niyan. Actually, hindi po siya copper. Bakal po yan. Dudugtungan ko po siya ng copper. Tapos hinahin ko po ng bronze rod at saka burax para kakapit yung bakal to copper. Lalagyan natin yung harang o pin sheet sa likuran para hindi masira yung ibang parts dyan. Bronze bakal. Diba po yun ang baga, kakuan? So ganun lang kadali maghinang, mga master, to bakal to copper. So madali lang, gagamitan mo lang yan ng burax at saka bronze rod. Bago natin hinahin ito, mga master, bago natin idugtong ito, dito muna tayo sa connection para paandarin natin ito mamaya. Wala namang problema, mga master, pareho lang kasi sila ng brand, pareho lang din sila ng brand ng unit, Fujidinso, pati yung color coding pareho lang. Hindi na lang namin tinanggal, dito na lang dudugtong na lang namin yan para mas mabilis. So yung mga master, natapos na ni Master Dance, papaandarin muna natin ito. Titingnan natin kung may lumalabas na pressure dito dahil nahina na natin sa high side, bago natin ibabacuum o bago tayo magpo-proceed ng next step. Kailangan ang pinakahuling hihinahin mo ay ang suction para malaman mo kung barado o hindi, lalabas yung pressure na dyan, at saka malalaman din natin kung may okay pa yung compressor. Pero okay pa naman ito. So ganun talaga, pag magpalit ng compressor, ang pinakahuli mong ikakabit dyan, hihinahin ay ang suction line. So ngayon, papandarin na natin. Try mo saksak, Master Dance. Yan o, umaandar. Kukuna natin ng pressure kung barado ba o hindi. Yan o, mayroon. So meaning, ibig sabihin yan, hindi barado yung system, at saka lalabas din yung mga dumi-dumi dyan sa loob. Yan o. Di ba? Yes. Okay, tanggal, Master Dance. So yan, pwede na natin hinahin yan dahil nalaman natin na may pressure. Mayroon na siya access valve, kaya hindi na natin kailangan maglagay ng access valve. Puputulin na lang muna natin dito, medyo mataas. Puputulin muna natin, tapos i-flare muna natin. Medyo mataas lang kasi yun. Kasyang-kasya na ito. Minsan kasi yung mga size ng 1 port maluwag. So ito, kasyang-kasya. Hindi siya maluwag, so pwede natin itong i-flare. Ang iba kasi hindi magkasya sa sa 1 port size. So maluwag. So ginagawa namin, lalagyan na lang namin ng ibang tube. Pero ito, kasyang-kasya, pwede natin siyang i-flare. Yan.
Tapos hinahin na lang natin dito. Air sis bag, pwede na vacuum. Muna kang gagawin ng friyan bag, ha? Wala na na. Basta kutob sa na yung mga putol o leaking, wala gina sa friyan. Mana siya, kung mag-putol-putol ka na niya, dili mo ma... Leaking, damit yun. No, na-leaking, hindi siguro ano. Ah, panigit. Ha? Wala na ni Mungaw. Ito na, kita na naman sa lamin. Vacuum lang, ano, dugay. Pwede ka na isa, pwede kargahan diretso kong. So yan mga master, isang oras na po ito, 30 minutes, kinat ko lang. Tapos after 30 minutes, pinun ko ulit yung vacuum pump. So naging 1 hour po ito yung pagbabacuum ko. Hindi na lang natin na pakita dahil sobrang haba na po talaga pag isang oras yung pagbabacuum. Pero isang oras na po yan, kinat-cut ko lang. Nilalak ko lang dito tapos pinapatay ko ulit yung vacuum pump tapos ulit na naman. So ito na ngayon, 1 hour. So tanggalin muna natin to mga easy vacuum. Tapos natin mag-vacuum mga master. Tanggalin natin itong vacuum pump. Tapos pwede na tayong magkarga ng freon o refrigerant. Bago pa man, lalagyan muna natin ng flow yung anti-moisture. Saka natin ilalagay itong hose sa neutral. Neutral hose dito sa gitna sa neutral. So ganun lang magpalit ng compressor mga master. Mabuti na lang mayroon tayong naitabing compressor yung binigay sa akin at chiller, at saka pareho din naman sila ng brand, at saka pareho din sila kalaki ng compressor. So ngayon mag initial charging na tayo, saka natin papaandarin yung unit. Yan. So 4G muna tayo mga master, ha. Yan. So, after natin mag-4G, pwede na natin buksan ito dahan-dahan para sa initial charging. Yan. Para pagpaandar natin, hindi masisira yung compressor. Dahil mayroon man na siyang freon o refrigerant. So ganyan po magkarga ng freon mga master kahit naman sa aircon. Dapat dadaan kayo sa initial charging bago nyo paandarin yung unit. Yan. Minor rest ang initial charging, pwede natin paandarin. Gamitan mo ng service plug. At saka gagamitan natin siya ng clamp. Clamp meter. Para ma-determine natin mga master yung amperahe niya. Dito, ginagamitan ko lagi ng service plug para ma-monitor ko yung amperahe ng unit. Tapos lalagyan ko dito. Sorry, lolin. Saksak mo Master Benz. Yan, umandar na mga master. Umandar na yung compressor. Yan o. Yung reading ng clamp. So dahan-dahan natin buksan yung valve ng gauge. So huwag niyong biglaing buksan yung gauge para hindi siya mag-overcharge.
imo-monitor nyo lang muna sa reading ng clamp, yung body, at saka yung dito, filter dryer. Buksan mo lang dahan-dahan, huwag biglain, para hindi mag-overcharge. So, ganun lang magkarga mga master, at saka magpalit ng compressor. Ang problema ng compressor na yon ay high ampere na po, stock up. So, hindi na natin pwede ma-repair yan. Papalitan na lang natin ng bagong, hindi naman siya bago, pero slightly used pa yan. Maganda pa po yung quality na yan. At saka pareho lang din sila ng brand. So, madali lang naman magpalit mga master. Basta sigurado lang kayo sa ginagawa. Yung pinutol natin kanina dito, huli natin itong hininang para pagpaandar ng unit, malaman natin kung barado yung system, kukunan natin ang pressure dito, at saka mawala din yung mga dumi dyan sa loob. Yan mga master. Kailangan magkarga, hindi talaga bigla ha, para yung daloy ng refrigerant na Opreon hindi masobra, at saka baka mabigla yung compressor. So dahan-dahan lang po. So i-observe nyo lang dyan sa gauge. Sa gauge at saka sa clamp. Pati din dito sa system. Hello. Mainit na po mga master. Papunta na po dito sa filter dryer yung unit. Chiller lang po ang unit na ito. So hindi naman siya kailangan may freezing sa loob. Dahil mapuputok yung mga soft drinks. Pang palamig lang po ito. Yan mga master. So naka-steady lang tayo sa 5 muna mga master. Yung reading ng clamp. Akyat na pa po yan. Dahil yung dito talaga tayo magbe-base mga master. Oh. Dito din sa filter dryer. Kailangan hindi talaga sobrang init. Yung lukewarm filter ang tawag doon. Kailangan hindi talaga sa sobrang init para hindi sa mag-overcharge at saka gagana yung evaporator, lalamig siya. Yan o, mainit na po yung body mga master, pati yung filter dryer mainit-init na po yan. Yan o, umaakyat na po yung reading ng clamp. So dahan-dahan lang muna yan mga master, hindi nyo talaga biglain dahil aakyat baba pa yan, lalo na pagbagong karga. Yan. Stable na yung ating karga mga master. So pwede muna nating i-close dito yung sa tangke. Dahil medyo mainit-init na po dito. At saka lalo na gaya nito mga master, pinalitan natin ang compressor. Na-recoil na din ito. Kailangan maging match yung pag-o-observe mo sa gauge, yung reading ng clamp, at saka dito sa filter dryer. Kailangan kung sobrang taas dito yung reading ng clamp meter, tapos dito sobrang init, hindi din po pwede yan. O kahit naman sabihin natin mababa yung reading ng clamp, tapos sobrang init din dito, hindi din pwede yan. Kailangan tama-tama lang yung paghawak mo dito. Ay mahawakan mo pa yung filter dryer. Hindi yung paghawak mo dito na parang napapasok ko na agad. So hindi po talaga lalamig ang unit na yan. Kailangan normal lang yan. So umakyat na yung reading ng amperahe ng clamp. Saka mainit na po din yung body ng unit. Yan. Titingnan natin sa loob. Yan mga master. Nagmumoist na siya. So maya maya after mga ilang oras yan. Lalamig na yan. So ito,
Ang problema kasi nito mga master, tingnan nyo. Parang tinakpan nila dito, hindi makalabas yung hangin. Tingnan nyo oh, yung kaibahan nito oh, tingnan nyo. Dito mga master, ipapakita ko. Dapat may butas yan. Yan oh, may butas. Yun ang mali dun sa ginawa nung nag-repair. Dito. Dito kasi lalabas yung hangin. Aayusin muna natin mga master, luluwagan muna natin ito sandali. Dahil hindi makalabas yung hangin. Kaya nagre-reklamo din yung may-ari na hindi daw masyadong malamig yan. So i-adjust muna natin yan mga master. Luluwagan natin mga master para makalabas yung hangin. Ito o. Kaya nagre-reklamo yung may-ari nito. Dahil hindi makalabas yung hangin dyan o. Paano lalamig yung unit? Well, dito dadaan yung hangin. Yan. Ganyan po sana dapat. Yan. Na sana makalabas yung hangin niya, no? May lamig nang lumalabas. So, tingnan nyo. Yung ginawa nung nag-repair, dinikit niya dito. Yan, no? Nakaganyan. Kasi yung blower, papunta yung hangin doon. Dapat nakaganyan yan siya. Yan, no? Lumabas na yung hangin. Hawakan mo, Master Benz. Tingnan mo. Diba? Ganyan, no? Walang hangin. So, close mo na. Diba? I-compare mo dito. Dito kasi hindi pa na-repair ito. Para may idea lang kayo kung paano gawin. Yan o, may butas yan o. Yan o, may butas. Naka-screw na yan. Pero may butas. Dapat yan, ganyan. Pero yung ginawa nung nag-repair, tingnan nyo. Nakadikit. Paano malalamig yan? Yan, may hangin ang lumabas. Ganyan dapat. Mamaya aayusin natin yan. Palabasin lang muna natin. Uulitin lang namin yan mamaya pag ma-deliver na namin ito. Diba? So yan. So may nakuha na kayong idea mga master. Kung halimbawa magre-recoil din kayo, kailangan dun cover dun sa loob. Nakabukas yun para yung distribution ng hangin ng blower paikot siya. Hindi makalabas ang hangin doon. Paano lalamig daw yun? Ano ba yun? Yung doon sa kabila, si kilala namin yun. Kilala mo master doon, diba? Yan mga master, okay na yung unit. Oh. Stable na yung karga niya. So pwede na nating tanggalin ito. Yan. Ipakiyan na master doon. Okay na mga master. Yan. Ganun lang kadali magkarga ng freon at saka magpalit ng compressor. Ang i-maintain nyo talaga mga master, ito lang masasabi ko talaga. Importante dito. Mainit konti na mahawakan mo, hindi yung parang napapaso ka na. At saka yung karga ng clamp meter at saka yung reading ng gauge. At saka tingnan nyo yung circulation ng hangin sa loob. Kagaya kanina, nakita nyo naman, dumikit po yung aluminum at saka yung cover ng blower pan. So, paano makalalamig ang unit doon ang sa evaporator? Hindi makalabas at saka hindi makasirculate yung hangin. So, ganun lang mga master. Ito na po yung part to. Idadrop ko na lang sa description yung link ng ginawa namin. Nung nag-troubleshoot kami na na-determine namin na sira yung compressor. So yung mga nag-subscribe mga master, maraming salamat. At saka yung mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na kayo, mag-like, comment, share, at saka hit notification para updated kayo pag may bago kaming mga video. So i-deliver na namin ito ngayon mga master. Doon sa tennis court, naghihintay na po yung may-ari. So ayos!
Ayos. Yan yung dalawa. Yan ang master, ihahatid na namin yan ngayon. Pero is tambay lang, ihahatid na namin to. Yan mga master. Ito tennis court, sinabi namin. Yan o. Ayos. Lalaro daw si Dinso mamaya. So standby na muna mga master, tutulong lang muna ako, sandali lang. Yan mga master, binaba muna kasi namin yung chiller. Yan, babalik na namin dun sa... Nahihirapan kaming ipasok mga master kaya natagalan, sobrang sikip. Pati yung saksakan dito, yung pwesto nila, sobrang sikip kasi. Kaya pinagpawisan kami ni Master Dens at saka ni Master Dodzo, tingnan nyo. Shoutout nga pala kay Jumar Garnica. Shoutout sa iyo. Ayos Master Dodge. So ayos, next time ulit. Maraming salamat.